Hello, magandang araw mga bata at mga magulang. Ako po si Teacher Denisa, nagagabay sa pagtuturo ng Module 23 ng Mother Tongue sa unang baitang. Pero bago ang lahat, ay pinapaalala po sa atin ang health protocols na dapat sundin ng bawat isa sa atin. Una ay ang paggamit ng face mask. Ito po ang aking face mask. Oh, lalo na kung kayo ay nasa isang grupo, marami kayo, kailangan huwag po nating kalimutan na gumamit ng face mask. Okay, ano pa? Palagiin po natin o panatilihin po natin malinis ang ating mga kamay. Paano? Sa pamamagitan ng paghuhugas ng ating mga kamay. Gumamit po tayo ng sabon para mahugasang mabuti ang kamay kasi ang ating kamay, kung ano-anong maruruming bagay ang ating nahahawakan sa araw-araw. O kaya ay gumamit tayo ng alcohol o kaya ay sanitizer. So laging tandaan, face mask, hugas, iwas. Tandaan natin yan. Face mask, hugas, iwas. Para po maiwasan natin ang mga sakit dyan na nakakapinsala sa ating kalusugan. So, bago tayo magpatuloy, meron ba tayong mga gamit or andyan na ba sa inyo, hawak na ba ninyo ang inyong Module 23 ng MTB Grade 1? Wow! Lapis! Meron na ba kayong lapis? At saka, gunting! Kailangan natin ang gunting sa mga susunod na mga gawain. At saka, Crayola! Meron na ba mga bata? Kung ganon, kung meron na, atin ang buklatin ang ating module sa page 1 o pahina 1. Sa unang pahina. Dito sa may alamin. Ano nga ba itong module 23? Ito ay inihanda upang higit na mapaunlad ang kakayahan ng bawat mag-aaral. Aakayin ka nito upang maging isang mabuting mag-aral sa tulong ng mga aralin at pagsusulit. Matutulungan ka upang higit na hangaan at maging kasiyasiya ang iyong pag-aaral sa asignaturang MTB sa unang baitang. Dito, malalaman mo ang tungkol sa mga pangunahing pangangailangan. So, sa pagtatapos ng module na ito ay inaasahang matutukoy mo ang mga pangunahing pangangailangan. Naintindihan po natin? Oh, kung ganon, dito na sa pahina 2, sa page 2. Ayan, page 2, dito sa may subukin. Oh, ang panuto dito, anong gagawin dito? Dito sa may gawain 1. Kilalanin at bilugan ang mga pangunahing pangangailangan. Oh, anong gagawin natin? Okay, kilalanin natin ang mga nasa larawan bago mo bilugan yung mga pangunahing pangangailangan. Okay, handa na ba kayo? Okay. Unang larawan, oo, ito ay palda. Ikalawa, ito ay isang parte ng bahay. Ano to? Ito ay sala o kaya'y silid tanggapan. And then, ano naman ito? Halaman ni nanay. Maraming tanim si nanay na ganito. Bulaklak, di ba? And then, mga prutas. Oh, kumakain ba kayo ng mga prutas, mga bata? Wow, very good. Oo. Ang prutas, malaki ang naitutulong sa ating kalusugan.
Kaya huwag kalimutan kumain ng mga prutas. Okay, and then, ito naman ay, tama, ito ay panlinis ng tainga. At cellphone. Then, pop cola. Ito naman, ginagamit kapag naliligo, ito ay sabon. And then, isang prutas. Yan, avocado. At bahay o tirahan. At panghuli, dito tayo natutulog, silid tulugan. Okay. Handa na ba kayong sa bilugan ang mga bagay na nagpapakita ng pangunahing pangangailangan ng mag-aaral o pangangailangan ng bawat tao? Okay, magbibilang ako ng 10. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko bibilisan ang pagbibilang. Ready? 1. 2. 3. 4. 5. Then, 6. 7. 8. 9. 10. Okay, tapos na ba ninyo? Okay, so kung ganon, dito na tayo sa pahina 3, page 3, dito sa may balikan. Sabi dito, bakatin ang mga putol-putol na linya magmula sa kaliwa papuntang kanan. Nasaan ang inyong kaliwa, mga bata? Kaliwa! Okay, ito ang aking kaliwa. Asan ang inyong ang kanan? Ito naman ang aking kanan, mga bata. Ayan. Okay? So kapag kaharap mo ang module, mag-umpisa ka sa iyong kaliwa. Siyempre dito. Okay. So, mag-umpisa dito sa may larawan ng batang, larawan ng batang lalaki. Okay, gawin natin. Sabay-sabay tayo. Gamit ang lapis, bakatin mula sa larawan ng lalaki. Ready? 1. Ayan. Saan nakarating ang linya, mga bata? Tama. Nakarating sa may larawan ng pantalon at saka damit. Anong tawag natin sa mga ito? Of course, ito ay tinatawag na mga kasuotan. Ayan. Kasuotan. And then, pangalawa. Umpisahan natin dito sa may larawan ng batang babae. Gamit ang lapis, sabay-sabay nating bakatin ang linya. Sige, gamitin ninyo ang lapis ninyo. Ako naman gagamitin ko ang aking daliri. Ready? Tadaan! Saan nakarating ang linya? 1. Dumating ang linya, nakarating ang linya sa may larawan ng pagkain. Pangunahing pangangailangan ba ang pagkain, mga bata? Ha? Oo, tama ka. Yan. Dito naman, pangatlo. Umpisahan dito sa larawan ng batang babae. Ready? Tcharan! Saan nakarating ang linya? Tama, sa larawan ng sala. Okay? Ang sala ay parte ng bahay, di ba? So, ibig sabihin, ito rin ay pangunahing pangangailangan ba? Tama kayo. So, lahat ng mga nasa larawan ay
nagsasabi ng mga pangunahing pangangailangan. Okay. Dito na sa pahina 4. Sa may tuklasin, nakita ba ninyo? Tuklasin. O anong nakikita ninyo sa larawan? Tama. Larawan ng bata. Gusto niyo bang bigyan natin siya ng pangalan? Anong pangalan ang ibibigay natin sa kanya? Yung guwapong pangalan ng Pilipino. Ano? Oh, bigyan natin siya ng pangalan. Siya si Juan. Oh. Si Juan. Tulungan natin si Juan para marating o mahanap ang mga pangunahing pangangailangan. Okay? So mula dito sa may arrow, gamit ang ating lapis, gumuhit tayo or iguhit natin mula dito sa may arrow, gumuhit ng linya patungo doon sa may mga larawan. Okay, handa na ba kayo? All right. Sige, gawin na natin. Ready? Tara! Saan unang nakarating si Juan? Yes, tama. Nakarating siya sa may larawan ng bahay o kaya ay tirahan. Oh, ano yan? Bahay o tirahan? Pangunahing pangangailangan ba yan? Okay. Ituloy natin. Tulungan natin si Juan. Sige, gamit ulit ang lapis mula dito sa may tirahan. Hanapin natin ang isa pang bagay na nagpapakita ng pangunahing pangangailangan. Ready? Tcharan! Oh, ano yan? Tama, larawan ng mga prutas. O, sinong kumakain ng prutas? Oko, gustong-gusto ko ang mga prutas. Ayan. So, ang mga prutas ba, pangunahing pangangailangan? Oo, pagkain din ang mga prutas. Tapos na ba tayo? Ah, hindi pa. Tuloy natin. Hanapin natin ang isa pang larawang nagsasabi o nagpapakita ng pangunahing pangangailangan. Umpisahan natin dito. Ready? Tcharan! Okay, saan nakarating ang ating linya? Oh, saan na nakarating si Juan? Oo, tama. Dito sa may larawan ng mga damit. Pangunahing larawan, pangunahing pangangailangan ba ang damit? Tama kayo. Okay. Ginawa ba ninyo? Sumunod ba kayo? Wow! Very good! Okay. So, dito na tayo. Dito sa suriin. Ano-ano ang mga bagay-bagay na kailangan natin upang hindi tayo magkasakit? Yes! Ano yan? Nabanggit natin kanina yung mga hinahanap ni Juan? Tama. Kailangan natin na tirahan. Ano pa? Kailangan natin na? Oo, pagkain. Ano pa? Kailangan din natin ang kasuotan. Mga damit, di ba? Oo. Okay, so yan, para maprotektahan tayo sa anumang sakit. O kung umuulan o kaya'y umaaraw, kailangan natin ang mga ito, di ba? Okay, so dito na tayo sa pahina 5. Sumusunod ba kayo? Thumbs up naman kayo dyan kung nakasunod na kayo. Ayan, kahit hindi ko kayo nakikita, thumbs up. Wow, very good. Okay, so anong gagawin natin dito sa page 5? Ayan,
bilugan ang larawang tinutukoy. Okay, mga bata, babasahin ko ng dalawang beses ang bawat tanong. At syempre, yung pagpipilian, babagitin natin kung ano-ano ang mga larawan. Pero anong gagawin ninyo habang ako'y nagbabasa? Tama, kailangan sumunod kayo sa akin. Tingnan ninyo ang inyong module. Nakakaintindihan ba tayo? Yay! Very good sila! Number one, dito nakatira ang buong pamilya. Ano ito? Oh, nakikita natin dyan, larawan ng paaralan, larawan ng bahay, larawan ng simbahan. Oh, ano dyan? Alin dyan? Uulitin ko, dito nakatira ang buong pamilya. Ano ito? Ayan, paaralan, bahay o tirahan, simbahan. Tapos na ba? Number 2 na tayo. Ito ay pagkaing kalimitang inihahanda sa agahan. Ito ay galing sa manok. Ano ito? Ang nakikita ninyong larawan, andyan ang hotdog, itlog, karne ng manok. Ayan. Uulitin ko. Ito ay pagkaing kalimitang inihahanda sa agahan. Oh, take note ah. Ang sabi dyan ay, pagkaing kalimitang inihahanda sa agahan. Ano nga ba ang agahan? Sa Ingles, breakfast, di ba? No, Iloko kumakot? Panganti, pamigat. Ito ay galing sa manok. Ano yung pagkain yan? Hotdog, itlog, karne ng manok. Okay na, nabilugan na. Number 3 na tayo. Ito ay ginagamit kapag naliligo. Kapag naliligo ka, ano yung ginagamit mo? Ano yan? Sabon? Yung cotton buds? Sipilyo. Alin dyan ang ginagamit? Uulitin ko. Ito ay ginagamit kapag naliligo. Ano ito? Sabon, cotton buds, sipilyo o toothbrush. Wow! Nabilugan na nila! Number 4 na tayo. Malapit na tayong matapos. Kailangang inumin ang bagay na ito upang gumaling sa karamdaman. Ano ito? Gamot, tubig, gatas. Uulitin ko, kailangang inumin ang bagay na ito upang gumaling sa karamdaman. Ano ito? Gamot, tubig, gatas. Okay na? Nabilugan na? Yan, galing ang galing. Magaling! Number 5 na tayo. Ito ay kailangan ng lahat bilang protection ng katawan sa init o lamig. Ano ito? Ayan, nakikita natin dyan, sapatos, damit, medias. Ito ay kailangan ng lahat bilang protection ng katawan sa init o lamig. Ano ito? Sapatos, damit, medias. Wow! Natapos na natin! Buklatin na natin ang module sa pahina 6. Dito sa may pagyamanin. Letter A. Iguhit sa loob ng kahon ang mga pangunahing pangangailangan. Ilan ang kahong nakikita ninyo dyan? Tama, 3 ang kahon dyan. So, ilan ang iguguhit mong pangunahing pangangailangan? Siyempre, 3 rin. Dito, una, sa may unang kahon, ikalawang kahon, ipangatlong kahon. Okay.
Naiguhit na? Guhit, guhit, guhit. Okay na? Kung hindi ninyo natapos, babalikan ninyo mamaya. Okay? Pagkatapos ng video. Letra B. Isulat kung ang mga sumusunod na pangunahing pangangailangan ay pagkain, tirahan, o damit. Isulat ang sagot sa patlang. Ayan. Anong sinasabi ng panuto? Tingnan mo yung larawan. Ano ba yung ipinapakita ng larawan? Iyan ba ay pagkain? Iyan ba ay tirahan? O kaya'y damit? Kung iyan ay pagkain, di isulat mo sa patlang pagkain. O, kailangan ninyo ang tulong ng mama dito. Kailangan ang tulong ng ate o kaya'y kuya. O. Okay. Natapos na ninyo ang number one? Number two na tayo. Anong nakikita sa number two? Yan, larawan ng pantalon at saka t-shirt. O ano yan? Pagkain, tirahan, damit. O, isulat mo. Magpatulong sa mama, magpatulong sa kuya, sa ate, o kaya'y kay papa. Okay, number three. Ano naman ang nakikita mo sa larawan ngayon? Yan, larawan ng sala. Okay. Ano yan? Pagkain? Tirahan? O damit? Pagkain ba yung sala? Tirahan ba yan? O damit? Isulat sa patlang. Ayan ang patlang. Yung linya na yan. Okay. Malapit nang matapos. Dito na sa tayo sa page 7 or pahina 7. Okay, number 4 na tayo. Ano ang nakikita mong larawan sa number 4? Tama. Larawan ng short pants. Eh ano yan? Yan ba'y pagkain? Damit? Tirahan. Ano yung short pants? Pagkain? Damit? Tirahan. Hey, isulat mo na! Pagkain ba yan? Tirahan ba yan? O damit? Number 5. Wow, nakikita ko larawan ng mangga. Tama ka. Larawan ng mangga. Ano naman yan? Pagkain? Damit? Tirahan? Uulitin ko, yung mangga. Pagkain ba? Damit? O tirahan? Isulat na ang sagot sa patlang. Okay, tingnan nga natin kung meron kayong napag-aralan sa araw na ito. Anong napag-aralan ninyo sa araw na ito? Anong dapat nating isaisip? Anong dapat ninyong isaisip? Okay, so tingnan ninyo yung nasa kahon. Sabay-sabay nating sabihin. Babasahin ko. Ang pangunahing pangangailangan ng bawat bata ay pagkain, damit, at tirahan. Ulitin natin! Ang pangunahing pangangailangan ng bawat bata ay pagkain, damit, at tirahan. Okay, ulitin natin! Minsan pa! Ang pangunahing pangangailangan ng bawat bata ay pagkain, damit,
at tirahan. Nabuha ba ninyo? Yay! Palakpak naman dyan! O, limang bagsak para sa inyo. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Yan, magaling sila. Malapit na. Dito na tayo sa page 8 or pahina 7. Dito sa may isagawa. O, ang panuto dito, gupitin ang mga larawan ng mga pangunahing pangangailangan at idikit sa mga kahon na nakalagay sa tabi ng larawan ng bata. Oo, may larawan ng batang lalaki dyan. At sa tabi niya ay may mga kahon. Ayan. Anong panuto? Gugupitin ang mga larawan. Nasaan ba ang mga larawan? Dito sa pahina 9. Sa page 9, meron tayong mga larawan. O, so kailangan ninyo ang gunting dito. O, nasaan na yung mga gunting ninyo? Okay, gawin na natin. Gupitin ang mga larawan. Lahat ba ng larawan ay ilalagay dito sa mga sa may kahon? Abay, hindi po. Yung mga larawan lang na nagpapakita ng pangunahing pangangailangan. Okay, naintindihan? Yes, hindi lahat ng larawan ay gugupitin mo, ha? Mga larawan lang na nagpapakita ng pangunahing pangangailangan. Okay na? Naintindihan ba ninyo? Okay. Wow. Oh, kung hindi ninyo natapos, itutuloy ninyo mamaya. Anyway, nasabi ko na yung panuto na explain ko ng mabuti yung gagawin ninyo. Gugupitin yung mga larawan ng pangunahing pangangailangan at ididikit sa may kahon na malapit sa batang lalaki. 6 lahat na kahon yun, ha? O, sige. Itutuloy ninyo mamaya. Dito na tayo sa page 10. Sa may tayahin. Ang panuto, isulat ang sagot sa patlang. Oh. Babasahin ko na naman ang mga babasahin ko yung mga tanong at mga choices o pagpipilian ng 2 beses. So, gaya ng dati, kailangan ninyo makinig ng mabuti. Yan. 1. Alin dito ang mga pangunahing pangangailangan? Letter A, relo, sasakyan, sapatos. Letter B, tirahan, damit, pagkain. Letter C, telebisyon, bag, cellphone. Okay, pangalawa. Babasahin ko ng 2 beses. Alin dito ang mga pangunahing pangangailangan? Letter A, relo, sasakyan, sapatos. B, tirahan, damit, pagkain. And then C, television, bag, cellphone. Nakuha ninyo? Isulat na ang letra dito sa may linya o patlang. Okay? 2 na tayo. Alin ang pagkain dito? Letter A, kanin, isda, adobong manok. Letter B, bag at sapatos. Letter C,
cellphone at television. Uulitin ko ang number 2. Alin ang pagkain dito? A. Kanin, isda, adobong manok. B. Bag at sapatos. C. Cellphone at television. Ayan. Tapos na ang number 2. Number 3 na tayo. Saan tayo nagpapahinga o natutulog? A. Banyo. B. Kwarto. C. Kusina. Saan tayo nagpapahinga o kaya'y natutulog? A. Banyo. B. Kwarto. C. Kusina. Ayan. Number 4 na tayo. Lahat ay kasuotan maliban sa isa. Letra A, palda, sando. Letra B, t-shirt, pantalon. Letra C, gatas, itlog. Uulitin ko ang number 4. Lahat ay kasuotan maliban sa isa. A, palda, sando. B, t-shirt, pantalon. C, gatas, itlog. Ayan, isulat na sa may patlang kung anong letra ang napili mo. Number 5 na tayo, yung panghuli sa gawain ito. Alin dito ang hindi parte ng bahay? Oh, napakadali ano? Alin ang hindi parte o bahagi ng bahay? A. Kusina. B. Sala. C. Ilog. Oh, alin dyan? Alin dito ang hindi parte ng bahay? A. Kusina. B. Sala. C. Ilog. Ayan! Natapos na natin ang tayahin. Buklatin na natin ang ating module sa pahina 11. Dito sa may karagdagang gawain. Yan. Karagdagang gawain. Ang panuto dito, kulayan sa loob ng kahon ang mga pangunahing pangangailangan. Kulayan sa loob ng kahon ang mga pangangailangan, pangunahing pangangailangan. So, ang direction ay kukulayan yung mga pangunahing pangangailangan. Meron ba kayong mga krayola? O, di ba sinabi ko kanina, kailangang maghanda ng krayola. Ayan. Lahat ba ay kukulayan ninyo? Lahat ba ng nalarawang andito ay kukulayan? Ah, hindi po. Yung mga pangunahing pangangailangan lang po. Ay, naintindihan mga bata? Okay. Sige, umpisahan na ninyo. Tantalalan! Okay, so dito na nagtatapos ang ating module 23. Kung hindi ninyo natapos, pwede pa ninyong balikan yung mga hindi ninyo nasagutan. Kung hindi pa ninyo masyadong naintindihan, pwede rin magpatulong sa ate kuya, sa nanay at tatay. Okay, so dyan na po nagtatapos ang ating module 23. Mga bata, binabati ko kayo at kayo'y nakinig ng mabuti kay teacher. Wow, napakabait ninyo. Marunong kayong sumunod ng panuto at marunong makinig kay teacher. Palakpakan nga ang inyong sarili ng sige. Anong clap ang gusto ninyo? Yung
Barangay Club, ready! Yehey! Ready! Yehey! Congratulations! Not only to the learners, but also to the parents who are guiding their children in answering the modules. Binabati mo po kayo. So, dyan na po at sa susunod ulit.